Hello mga kanyubi, andito na naman tayo sa channel ko. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step by step on how to create a single image photo collage using Microsoft PowerPoint. Subalit, kung bago ka lang sa channel ko or hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit nyo ang bell button icon para sa updated weekly educational video tutorials. I-add nyo na rin ako sa Facebook, follow me in Instagram and Twitter. Ang link ay ilalagay ko sa description box sa ibaba. At pag meron kayong suggestions, comments, or kung gusto nyong magpa-shoutout sa channel ko, huwag kayong mahiyang mag-comment. Shoutout pala kina Fernan TV Vlogs, Wahid Kayo, Ma'am Edeline, Blooperski, Benjelo Hilario, Christine Marie, Bemar Gisulga, JCJC, at Asmin Saidi. Hindi ko napapatagalin pa, tara at umpisahan na natin. Open po natin ang ating Microsoft PowerPoint. Okay, in my case, magki-create lang po ako ng new slide para doon natin gagawin. Next step is click natin yung insert pictures, okay? Then hanapin natin yung pictures niyo na gagawin nating collage. Okay? So in my case, nandito ako sa desktop. I-click ko lang yung picture ko, then i-click ko yung insert. So ito na po siya. Next step, nagagawin natin, mag-insert tayo ng shapes. Okay, so click nyo yung shapes and rectangle. Actually, kahit anong shapes dito, pwede kayong mag-create. Okay, so in my case ngayon, i-demo ko is rectangle lang siya. So, create ako ng shape, ayan. Then, lalagyan ko po siya ng outline. Ang outline ko po ay medyo kapalan ko po siya. Okay, 6. Then, ang color po niya, ang shape outline ko po, gagawin ko pong white. Then, shape fill ko po ay no fill para makikita niya po siya. Okay, so makikita muna natin yung image. Yan. Then, ang next step po natin, i-copy paste po natin yung shape. So, press Ctrl D to duplicate. Okay. Then, i-resize natin yung shape. So, i-drag lang natin to. And, i-ayos ko lang po siya. Yan. Resize ko. Resize ko rin yung rectangle para hindi siya. Okay, then duplicate ko ulit. Ida-drag ko siya. Kaya white ang pinili ko dahil medyo dark ang shapes ko, ang background ko, para makita ko yung aking border. Okay? So, for example, contento na po ako dyan sa tatlo. Kung gusto nyo yung dagdagan, okay rin lang. Gusto nyo gawing apat, pwede rin, paliitin nyo lang po ang shapes, and so on and so forth. But in this presentation, tatlo na lang para hindi na masyadong mahaba ang ating video. Okay? So, kung paparamihin nyo siya ng shapes, okay rin lang. Okay? Same process lang po siya. Pero, para mabilis ang video natin, hindi siya masyadong mahaba, tatatlo na lang siya. Okay? So, same process lang po. The next step na gagawin natin, i-copy, i-select nyo yung image nyo, then Ctrl-C nyo lang siya, copy. Okay? Or right-click, copy. Then, after nyan, mamaya po tayo mag-paste. Okay? So, next natin siya makopy, ang gagawin nyo natin, i-click nyo ulit yung image, then press the format. Okay? Then, select the shapes, yung unang shape.
Okay? Then click nyo po itong format na isa, dalawa, mayiging dalawa po ang format na yan. So itong unang format sa drawing tool formats tayo, then select the merge shapes and intersect. Okay? Then click nyo po sa labas ang inyong mouse. Then control V as in victory to paste ng image. Then right click nyo po siya, send to back. Then select ulit yung isang yung image nyo, then shift key, then select ulit yung isang shapes, then same procedure, click nyo po yung drawing and merge shapes and intersect. Next shapes, control V ulit para ma-paste natin yung kinapi nating image, then right click, send to back, then shift key, then press the shapes, then drawing tool format, then click the merge shapes and intercept. Okay, so then select the image, then click the format and right click format pictures, then punta tayo sa fill muna, then line. Dahil nagko-convert siya into no line, lagyan natin ng solid ulit. Palitan natin into, pwede na natin gawing black or any color na gusto nyo. So sabihin natin black, then kapalan natin yung width. Okay, let's see. Yan. Okay, so 8 na lang. Then punta po tayo sa effects. Lagyan natin siya ng shadow para magkaroon siya ng realistic na effects. Then preset natin, piliin po natin itong offset na bottom right. Okay? Then kung gusto niyo siyang palakihin ng size, i-adjust niyo lang po ito. So let's say ayan, 'wag masyadong makapal. So 100 I think 100 pwede na. Ayan. 101 or 102 pwede na siya. Next, ganun din gagawin natin sa ibang shape. So select the shape. Lagyan natin ng shadow. Then 101. Okay? Then palitan natin yung fill solid solid line. Then gawin natin yung point into 8. Okay, then black color. Then select ulit natin yung isa. Okay, then solid line ulit. Then gawin natin yung width into 8 size. Then balik tayo doon. Then preset sa shadow, outer, offset, bottom right, and adjust it to 101. Okay. Ganun lang po kadali mga ka-newbie. Pwede nyo rin po siya bukod sa rectangle, pwede nyo rin po siya gawing ibang shapes gaya nyan or gaya nito. So pwede nyo siyang ibahin at pagandahin, nasa sa inyo na po kung paano nyo po siya aayusin. So same process lang po siya. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli, God bless and stay safe.